Yo, what's up mga ka-finest? Ako nga pala si Mael ng Paliparan Finest, walang iba. Bali ngayon, pag-uusapan natin yung mainit-init pa na issue ngayon na disback ni Jouty sa Sige Kahol ng 187 Mobsters. Bali, pinamagatan niya tong Sige Iyak Part 2. Bali ito, sa kanta na to, honestly speaking, mga ka-finest. Ang inaasahan ko talagang magdi-disback dito is lahat ng kumanta sa lahat ng bumitaw sa kanta ng Dunggalo, kung alam niyo yun, yung Ayawa Na. So mga artist ng Ghetto Dogs 'yon. Siguro parang mga batch 2 na ata 'yon or batch 3, may batch 3 ba? Yun. Ang inaasahan ko mga ka-finest ha, ang babawi sa Sige Kahol ng Dunggalo sa 187 Maps sa lahat yun. Pero kung mapapansin nyo mga ka-finest, kung napakinggan nyo na yung disback ni Jouty, siya lang mag-isa. Only Jouty. Yan. Parang nangyari na to eh. Yung parang same scenario na gumawa ng disback si Decoy kay Mike Sweep. Siguro mga ilang artist sila doon kasama si Darmo Candado, ibang mga artist pa noon. Tapos pamagat noon may Sayad. Tapos binawian ni Mike Sweep nang mag-isa lang siya na pamagat din may Sayad nga. 'Yon. Kung may time kayo mga ka-finest, pakinggan niyo 'yon. Mag-isa lang din bumawi si Mike Sweep. So parang ginawa ni Jouty dito. Mag-isa lang siya, bumawi sa apat. Sa apat na yon, si Abadon, si Kiyal, si Mike Cosa, tsaka si Smaglas. Ito, huwag natin patagalin mga ka-finest. Pakinggan na natin. Let's go! Tama na, beat pa lang ha. Parang mga 130 BPM yung ginamit ni si Jouty ata beatmaker nila. Parang 130 BPM yung ginamit niya eh. Which is parang pang trap talaga na yung sa kaso yung tunog ng sa kanya. Trap na may pagka hardcore, underground, utang na lahat na. Yeah. Intro pa lang yan mga ka-fans. Palo pa lang. Palo pa lang. Mapapaganon ka na eh. Putang yung lapit talaga. Bakit apat lang kayo? Yeah. Di ba sabi ko sampu? Oh, bakit apat lang kayo? Di ba sabi ko sampu? Puta. Bakit apat lang kayo? So, yung sa Sige Kahol kasi, apat lang silang tumira dun. Si nga, gaya ng sinabi ko, si Abadon, si Kiyal, si Mike Cosa, tsaka si Smaglas. So, ang inaasahan nito ni Jouty is lahat ng 187 siguro titira sa kanya. O hindi man, siguro 10 sa 187. So, ang dami-daming 187 mobsta. So, kung inaasahan niya, 10. So, yung 10, parang gumawa siya ng disback pang 10, kaso 4 lang. So, parang maning-mani lang sa kanya ngayon to kasi apat lang eh, inaakala niya 10, di ba? So, pakinggan natin ulit mga finest. Bakit apat lang kayo? Yeah. Di ba sabi ko 10? Ang hihina niyong pumikap. Anak kayo na puking laspag. Sausaw pa tong si Smag. Sasabit-sabi sa distract. Pero bakit para kang nangingilag? Oh, sausaw pa daw si Smag. Sumausaw pa daw sa distract. Pero bakit parang nangingilag? Ang ingilag. So, pakinggan natin, mga ka-finest. Sasabit-sabi sa distract, pero bakit para kang nangingilag? Nag-sorry ka na, diba? Anong tayo ay nakita? Sabi mo, kaya ka natira kasi bata ka pa. At nagdag mo pa na napag-utusan ka lang nun. Kaya patay, naglaglaga na. Yan yung mga isa sa isa sa mga, tawag dito, sa mga galawan ni Jouty sa mga dis eh. Mangre-real talk siya eh.
Mang Real Talk, gaya na kung gaya ng mga J Bobon, pakinggan niyo yung balik lang noon. Mang Real Talk siya kung anong maisip, kung anong nalalaman niya, ilalaglag niya. So sabi niya, may nag-utos daw sa kanya. So pakinggan natin kung sino yung nag-utos sa kanya noon. So siguro ngayon, meron din siguro. Pakinggan natin mga pakinas ha. Yakan na tira kasi bata ka pa at dagdag mo pa na napag-utosan ka lang noon. Kaya sino ang nag-uutos sa'yo ngayon? Alam ko na walang iba, diba si Benson? Yung rapper na mahina ang reading comprehension. Nagpakita na ang nag-utos daw sa kanya siguro ngayon sa pagsali or sausaw, sabi niya nga sa disback, sa pag sa disback ng Sige Kahol, si Benson daw o tinatao si Abad, si Abadon, yun ang pangalan niya kasi Benson Abadon yun daw. So pakinggan natin mga finest. Reading comprehension, nagpakita ng litrato, kunwari may connection. Nagpa-picture ka lang gago nung naganap ang eleksyon. O ano booking kapitan sa ulo, sige kamot. Mapapahiya ka sakin kasama ng tatlo mong tanod. Yan, yan, yan. Ito, yan, yung tinutumbok niya dyan sa, tinutumbok niya dyan sa dish niya na yan is si Abadon, kapitan. Kapitan, tapos nagsama pa doon ang tatlong tanod. Sino ba yung tatlong tanod na yun? Siguro si Kial, si Mike Cosa, at si Sumag. Kapitan kasi, di ba? Kapitan, hawak niya tanod. So, ina-play niya yan sa dish niya dyan. Rap game to the basketball. Mapapahiya ka sa akin kasama ng tatlong mong tanod. Rap game to the basketball. Kaya huwag magkalat sa Sige Kahol. Ikaw ang pinakamahina sa lahat. Ooh. Shit, shit, shit. Sa Sige Kahol, ikaw daw ang pinaka mahina sa lahat. Para sa akin ha, yung Sige Kahol, para sa akin, pagpapakinggan nyo yun, tangin na itong mga to, inuubos talaga ang aking pasensya. Si Abadon yun. Para sa akin, di naman siya mahina doon eh. Kasi una pa lang, pag narinig mo yung flow niya, pagpasok niya kaagad ng kantang Sige Kahol, mapapakagat labi ka na eh. Yung reaction ng mukha mo, iba na eh, di ba? Ibig sabihin, tayo na malupit talaga. Siguro, ano niya lang yan. Hanggang natin. Ikahol, ikaw ang pinakamahina sa lahat. Sige, Iyak. Sige, disback. Namnamin niyo ang balik ko kahit ilang distract. Sige. Namnamin niyo ang balik ko kahit na ilang distract. So, kung dis lang talaga, ikaw ang susuko dyan kay Jouty. Ikaw ang susuko dyan. Maniwala ka sa akin, mga ka-finest. So, kung napapansin nyo, ilang artist ang sumuko sa kanya. Sumuko, hindi na nagbalik ng mga diss, di ba? Mula kay Jay Skills, hindi na siya bumawi sa part 3 ng Jay Bobo. So, gumawa pa nga si Jouty ng part 4 hanggang nag-remastered pa ng J-Bobo 2.5. Tapos kay CLR naman, di ba? Hindi na rin bumawi. So, bumawi pa siya ng hanggang 1.5 ata yun kung napakinggan nyo yung mga finest. So, parang ikaw ang susuko talaga pag dinis mo to si Jouty or si Kid Rabis. Ay, sinasabi ko talaga. Ang daming imbak na itong mga ano eh. Mga pang real talk, mga pambato sa kaaway. Para sa akin ito ang disking, hindi si Makagago. Ito, Jouty, Jouty. Tuwang balik ko kahit ilang distract. Sige iya, sige disback. Hanggang karir nyo mamaalam at wasak. Para sa susunod na rapper dapat ay proud ka. Kasi sa apat na pinakamahina, ikaw ang pangalawa. Ikaw pala si Kiyaol, feeling big. Sabi kanina si Abadon, pinakaunang pinakamahina. So pangalawa naman si Kial, pinaka pangalawang mahina sa dish back ng Sige Kahol, sa dish ng 187 sa Donggalo. So malamang alam niyo na kung sinong pangatlong pinakamahina. Sinong pinakapang-apat. Sige, pakinggan natin mga finest. Ikaw pala si Kial, feeling victim ang sausaw.
aking api kung umapila, bulok na ang galaw. Naghahanapin ang pag-ibig sa distract na paano ka? Paano kami maniniwala? Baby ka palang kupal ka na. What the... Paano daw sila maniniwala? Baby ka palang kupal ka na. Sa mga kapainis, alter ego yun ni Kial. Kial is baby kupal. Yun ang alter ego niya sa 187. Yo, sumasakir na ata yun. Kasi, di ba, ghetto dogs. Si Jouty kid Rabis. So, si Kial naman is si baby kupal. Yan. Pahingan natin let mga finest. Niniwala, baby ka palang kupal ka na. Huwag kami ungga. Balik na sa lungga. Wala ka pang tugma na pang mandirigma. Dumako tayo sa pangatlong makatang mahina. Ang kauna-unahang rapa na inimbita ng mga basa. Tumawag ba? Yan. Sabi ko nga, ang pinakapangatlong mahina. Siyempre, sino ba yung pangatlong bumitaw sa Sige Kahol? Siyempre, walang iba, Mike Cosa. Ayan, pakinggan natin yung bato ni Jouty kay Mike Cosa. Ayan. Balik natin, mga finest. Medyo na ako eh. Ito kasi inaabangan ko anong diss na talaga kay Mike Cosa kasi sila talaga yung unang-una talaga eh. Magkaaway noon, di ba? Yung, kung napapansin nyo, siya ang una nag-diss kay Mike Cosa. Bago lang nabuo yung J-Bobo kay J-Skill tsaka kay Jouty. Sila talaga yung mainit, dalawang yan. Tana mga basa, tumawag ba sa'yo si Qatar? Nag-email sa'yo si Dubai? Nag-chat ba sa'yo si Bahrain? Basa talaga! Ayan, nameloso po na siya mga finest. Sabi kasi ni Mike Cosa, parang may rhyme siya doon sa Sige Kahol na parang mga tinatawag ng bansa or gano'n iniimbitahan ng bansa. So sabi naman nito ni Jouty, tumawag daw ba sa'yo si Qatar, si Dubai, or si ano? Talaga to si Jouty. Ang nag-inquire, pero welcome back. Kahit inabot ka pa ng 10 years, ikaw may tatanggi na mas magaling sa'yo si G-Skills. Ang pagkatao mo't ugali. Umabot ng 10 years. So, ang dami kasing mga diss ni Jouty kay Mike Cosa, which yung mic ko sa mouth mo, tapos yung tumbang preso, ay si Bonji nga daw yun. Kaso, ang bawi ni Mike Cosa na tumbok talaga kay Jouty. Even though yung My Game part 2 niya or part 2 is may pahaging kay Jouty na may homeboy sa akin tumitira, utos bayan ni kuya. So yun nga, tawag nila kasi dyan kay Jouty, homeboy eh, or hype man, di ba? Yan, sabi after 10 years daw, ngayon lang daw siya parang tinumbok ang pangalan ni Jouty or buong kanta si Jouty yung tinira. Buong verse. Yan, pakinggan natin mga finest. Galing sa'yo si G-Skills, ang pagkatao mo't ugali. Sa tanggi na mas magaling sa'yo si G-Skills, ang pagkatao mo't ugali. Sa ere nagtatagpo, kaya lagi... Mga finest ha, parang aminado na si Jouty na magaling talaga si G-Skills ha. Siyempre, nakakain na rin ang mga alpabeto ni G-Skills to si Jouty. Mas magaling pa daw si J-Skills. Pagin natin ang finest. Pagkatao mo't ugali, sa ere nagtatagpo. Kaya laging nagmamataas at madalas buhat bangko. Puro na lang pagmamalaki, di ba Mr. Best in costume? Naloos na tape at CD. Puro na lang pagmamalaki, di ba Mr. Best in costume? Best in costume, tawag nila dyan kami Cosa kasi sa Dunggalo Rap Olympics ang napanalunan lang ata ni Mike Cosa kung di ako nagkakamali noon is Best in Costume kasi siya yung nag costume ng preso, dalawa sila, Dos Talentos pa nga yung ano niya doon eh, yung grupo nila. So tawag niya ng Best in Costume, siguro yun lang yung award na napanalunan ni Mike Cosa sa Rap Olympics. Pakinggan natin ha. Halika natin mga finest. Buhat bangko, puro na lang pagmamalaki. Diba Mr. Best in Costume? Naloos na tape at CD. Wala ka pa rin algo. Kung city door, taga-sagip, taga-bit-bit ng ekstrang basura. Para saan pa yung kanta mo na mahal kong kultura? Kaya sige, this bar, eto na ang yung
4 months. Sa mukha mo dapat tinahig logong rare. Rare kasi titigan yung mabuti. Hap Jimmy, hap Jose. Sige Iyak, sige this back. Namnamin yung wambalik ko kahit ilang distract. Sige Iyak, sige this back. Hanggang karir nyo mamaalam at wasak wasak. Sige Iyak, sige this back. Namnamin yung wambalik ko kahit ilang distract. Sige Iyak, sige this back. Hanggang karir nyo mamaalam at wasak. Pang-apat na mahina, siyempre walang iba. Matulin lang mag-rap pero siyempre walang tira. Pang-apat na mahina, siyempre walang iba. Matulin lang mag-rap, walang tira. Alam niyo na kung sino yan, mga finest. Smaglas, matulin, mabilis, pero wala daw tira. Pakinggan natin, bakit walang tira si Smaglas? Ay walang iba, matulin lang mag-rap, pero siyempre walang tira. Sa amin ka pa nagreklamo nung tayo'y nasa Araneta. Na ang kita mo sa probinsyano, sabi mo barya-barya. Patay, ayun sinasabi ko, real talk, nire-real talk yan. Kaya sabi ko, kung makausap po doon si Jyoti, huwag kang magsasalita na kung ano-ano eh. Kasi hindi mo alam kung magka-VIP kayo or ano. Yun, ang ibabato siya sa'yo. Yan, kita niyo doon sa probinsyano, barya-barya. So, na-real talk niya na. Ang kita mo sa probinsyano, sabi mo barya-barya. Huwag mo itanggi, long iapat kami. Na nakarinig sa iyong mga pinagsasabi. Tapos ngayon, makikidis sa issue ay makikisakay. Pagtapos naman tumira sa FB, puta hugas kamay. Kesyo respect. Puta hugas kamay pagtira sa FB. So ano na yun, pagkatira sa FB, naghahanap ng kumpiyansa sa mga fans. So ano, ano bang pagkakaintin doon dyan mga ka-finest? Pagkatapos doon ng tira, hugas kamay. Yan, pakinggan natin. Kikisakay pagtapos naman tumira sa FB, puta hugas kamay. Kesyo respeto dito, respeto doon, puta kinang yan. Wala kang mabubuyo dito, meron ka lang iniiwasan. Respeto dito, respeto. Kasi nga, di ba? Sila Jyoti, yan, Dunggalo. Wala pa ako sa rap scene or sino man. Andyan na yan. Andyan na yan sila. So, syempre, lagi mong tatandaan, laging respeto ka sa nauna. Yan, kasi kung wala sila, wala, kung walang old school, walang new school, yan. Ayun ang siguro sinasabi ni Smaglas na hugas kamay na respeto siya, respeto sa nauna, pero dinis niya, di ba? Yung sinasabi niyang hugas kamay sa FB. Utang inang yan, wala kang mabubuyo dito, meron ka lang iniiwasan. Uso na ba ang arbura? Paano kung arboring kita? Total wala namang silbi, kasama mong tatlong tanga. Kaya balik-balik, patunayan mong may ibubuga ka. Huwag mong hayaan ng tao, pag-isipan ka na bobo ka. Kaya Mr. Hugas Kamay, bago mag-status ha. At bago ka manita, siguraduhin mong malinis ka. Yan. Smaglas, come on, yo. Bago daw manita, siguradong malinis ka. So ito, may video clip na pinakita si Jyoti sa kanta niyang Sige Iyak. Siguro ito, freestyle to ni Smaglas 11 or 10 years ago. Pakinggan natin kung ano sinabi ni Smaglas dito sa freestyle niya. Pilit ko na lang mag-suicide, gamit ang lubid. Kasaka muna nyo kami na ma-break ang record ng kumanta ng stupid love. Pare, sino ba ang nasik? Yan. So hugas kamay. Hugas kamay. Nag-sorry daw siya. Hugas kamay. So, napapansin nyo mga finest. Ito, pinaparinggan ni Smaglas yung Salva Kota, yung kantang stupid love. Kasi, hindi naman siguro, tingit sa kaalaman nyo na yung Dunggalo tsaka 187 is noon pa talaga yung iringan ng dalawang kampo na yan eh. Dalawang kampo na yan. Yung Dunggaling, di ba? So, ang ano ko kasi dito, mga ka-finest, ilang beses tinira ng 187 mobsters ang Dunggalo. Pinaparinggan sa mga ibang liga sa freestyle, hindi sila bumabawi. Pero bakit ngayon, to 2019 or 2020, lahat ng Dunggalo has in, or di naman siguro lahat yung mga kilala sa Dunggalo, is ito,
tinira yung 187 mobsters, di ba? Anong kahulugan? Dahil ba is maingay na talaga yung 187 ngayon? Is yung mga 187 mobsters, yung ika-limitan, yung iba doon nasa flip-top na? Si Abadon, may bahay katay na. Smaglas, nasa flip-top. J-Skills, nasa flip-top. Si Abadon, may bahay katay. Minsan, nag-flip-top na rin siya, di ba? Bakit ngayon? Ngayon lang sila nag-ingay. Ilang beses silang binulabog ng 187 noon, siguro mga 2009, yung mga noon pa. Bakit si Jouty lang yung bumalik-balik sa kanila or nagtaas ng bandera ng Dunggalo? Asan yung ibang ghetto dogs na naririnig nyo ngayon, di ba? Pakinggan natin balita dito, mga finest. Laban nang tinitigan ko halos ako ay pareng nasikmuraan kasi pare ang mga tira niyo ay walang kalinaw-linaw. Freestyle lang yan ni Smaglas, mga finest. Ang mga tira niyo ay walang kalinaw-linaw, sabi nga ng sirkulo tatlong bugok, mga tungaw, ewan ko ba ang dami nila kumakalat ang mga laki, mga mongoloid na aso na hugis tite, di ko mas sabihin ng diretso pare, ay alam niyo yan pangalan niyo, nakikita ko lang sa basurahan sa entablado. Oh. Pare lahat kayo walang papel pagkat di pa dumarating men ang truck ng Leonel. Tapos sasabihin mo kami ang bully? Hindi kaya ikaw? Sa tingin mo? Ayan, mga finest. Sabi niya, bakit sasabihin daw ngayon na siya ang bully? Ayan, mga finest, napakinggan nyo yung diss back ni Jouty or kilala sa alter ego na kay Rabis sa Sige Kahol, yun nga. So kahit mag-isa lang siya, lamon para sa akin, mga finest. Malapit talaga to si Jouty. Ang inaabangan ko naman ngayon, ewan ko lang ha, kung babawi ang 187 mobsters. Kasi ang mga 187, yung mga kadalasan na yan, babawihan yan. Siguro sinasabi na, hindi, pag dinla kasi nagustuhan yung ano mo, yung diss back mo sa kanila, hindi ka nila babalikan eh. Ewan ko lang ngayon, kasi si Abadon nagpo-post siya na parang antagal or something, ganun. Hintayin na lang natin, mga ka-finance, kung sino sa mga 187 mobsters o sino sa apat na bumitaw sa Sige Kahol ang babawi kay Jouty. Apat pa rin ba sila or isang tao na lang? Si Abadon ba o si Maykosa? Kasi yan dalawa ang pinuntirya niya talaga sa kanta eh. Si Abadon tsaka si Maykosa. Tignan lang natin, mga kapainas. Yun, let's go!